Hello mga guys, nandito tayo ngayon para bumili ng sariwang-sariwang hipon. See? Lagyan na pala kayo sa hipon. Yes po. So guys, ito ang aking mga napili. I don't know kung ilang kilo na to or guhit. Okay? Papa, timbang natin tay. Aling tindera. Patimba nga po neto. 1 kilo lang po. Tingnan nyo kung gaano ka-fresh ang kanilang mga hipon. Dito naman ay meron silang 100 ang 1 quart. Dito, 115 ang 1 quart. So yun, napakaraming fresh na pwedeng bilhin dito. Hello, hello, mga kamamsis, farmers, good morning, good afternoon, or good evening. Whatever meron sa inyong lugar, ay binabati ko kayo ng magandang buhay. For today, sa aking episode ay magluluto ako ng buttered garlic shrimp. Ayan po, aking nabili dito sa palengke ng Blue Grit. Ito po ay nagkakahalaga ng 460 pesos. Mahigit 1 kilo po yung nabili ko. At ang size po niya ay nasa 6 inches to 7 inches. Very fresh po, mga kamamsis. Tingnan niyo po. At atin ang sisimulang i-debay. Tara po, at ako yung inyong samahan. And tip po mga kabamsis, ka-farmers, kapag ka po bibili kayo ng hipon, sisiguraduhin nyo na matigas pa at firm pa ang kanyang mga laman. Yan. Ganyan po. At ang kanyang ano ay hindi patanggal dito sa kanyang katawan, ang kanyang ulo. So, yan po. Yan. Ganyan po ang itsura ng fresh na shrimp. And pag po binili natin at hindi nyo palulutuin, ilagay po muna natin sa fridge. Yan. At mag-start na po tayo mag-depend. Tara po. First, ay ating putulin ang kanyang ito. Ano ba ang tawag dito? Antena. Antena nga ba? At ikat natin ang bulo ng kanyang kumbaga yung pinakamuso niya. I don't know, doon sa mga parts ng shrimp. Basta ang alam ko, ay i-dipain ko lang siya. And, atin dito, yan, gugupitin natin ito, yan po. Then, ating susungkitin ang kanyang, yan o, yan. Kasi po, yan yung mga kinain niya. Yan, medyo nahirapan si Kamamsis. Ayan po. At paulit-ulit lang po natin gagawin yun hanggat sa matanggal po natin lahat ang kanilang mga pinaka bituka. And after po natin i-debain, hugasang mabuti at ating patiktikin. Yan po. And now, after natin siyang i-drain, ay lalagyan naman natin siya ng lemon lime soda. Mga 10 to 15 minutes natin siyang i-marinate. Yan. Hindi ko nilagay lahat, may itinira ako. And ating hahaluin upang ma-absorb niya ang ating nilagay na liquid. Ganyan lang po. And hayaan lang natin siya at ating takpan mga 10 to 15 minutes. And habang iminamarinate natin ang ating shrimp sa lemon lime ay
ipapakita ko naman ang mga set ng ating ingredients. Yan. Ayan po ang set ng ating mga ingredients. Meron tayo rito na 5 tablespoon ng garlic mince. At mas marami, mas masarap. And meron tayo rito na 2 tablespoon ng pisos. Meron din po tayo rito na parsley pino. Pinino po natin ang pagkaka-slice niya. And meron po tayo rito natira na ating chili garlic na masarap. Optional po to, baka po kayo ay may mga bata. Yan. Ayaw nila ng maanghang. And meron po tayo rito na 2 tablespoon ng sugar. At meron tayo rito na 1.5 ng premium margarine. Yan. Mas marami, mas masarap. Mamili na po kayo ng masarap nyong margarine. Para po mas masarap ang inyong lulutuin na buttered cream. And syempre po, meron din tayo rito na pamintang pino. At kung kukulangin tayo sa alat, ay ating dadagdagan. Yan. And now, atin na pong titik-tikin ang ating shrimp. Didrain na po uli natin siya. Matapos nating ibabad sa ating soda. Now, naiset na po natin ang lahat. Let's get started! Open the stove. Ilagay na po natin ang ating mga premium margarine. Ayan. Ayan. And in-slice ko na po siya para madali na natin siyang matunaw. Ayan. Haluin. At pag medyo nag-melt na siya, pwede na natin i-add ang ating garlic. Huwag po masyadong mainit para hindi masyadong matoasted ang ating garlic. Kailangan po yung mahinaw lang. And hinaan lang po muna natin ang ating apoy. Garlic. And ating haluin. Ang bango kaagad, mga kamamsis, ka-farmers, ang bango. Ayan, ilagay na rin natin ang ating mga ibang ingredients para maging pantay pamaya ang lasa ng ating shrimp. Sugar. Pisos. And eto, yun lang muna nga pinakaanin niya at baka maanghang. Oops! Yun. Para sakto lang ang lasa ng kanyang pagka-hot. Ito tuloy naging parang chili buttered garlic shrimp. Mag-add na rin po tayo ng 2 small scoops ng ating pinong paminta. Yan. Para pamaya ay ready na siya para sa kanyang shrimp. Haluin. Ang bango talaga. Eka nga eh. Humot. Sabi ng mga Bisaya. Humot. Kaayo ba? Ang bango. And yan. Nailagay ko na po ang ating mga hipon. Yan. Ang ating shrimp. At nag-start na po siyang mag-orange. Yan. Haluin lang po natin maiki upang magpantay-pantay ang kanyang pagkakaluto. Thank you.
atin pong tatandaan, hindi po natin dapat i-overcook ang ating mga shrimp. Sapagkat kukunat po ang laman ninyo. Ayan. At mahihirapan na rin po tayong balatan. Ayan. Kaya kailangan po ay madalian nating biling-bilingin upang magpantay-pantay agad ang kanyang pagkakaluto. And after that, mga 3 minutes to 4 minutes, ay pwede na natin siyang hanguin upang mas masarap. Ayan, at atin na siyang budburan ng konting parsley. One minute, ay pwede na natin siyang hanguin. Ayan, ang sarap! Lamika ayo, sabi nga nila. And kukuhanin ko ho ang pagkakataong ito upang i-shoutout ko. Si Ate Mirna, and Kuya Ned Monsons, and family. From Las Vegas, USA. Shout out! Ayan. At ganun din po sa mga kabatsmate ko sa Holy Cross. Isa-shout out ko din po ang aking BFF na si Ludivina Trinidad and si Leonor Ladignon and ganun din kay Cecil Angeles. Shout out mga kabatsmate! Shout out! At ito na ang pinakamasarap na parte nito, yung pinakamasarap na portion, eka nga, ang tikiman blues. Yan. At tayo ay titikim na. Yan. Mainit. Mainit. Sarap. Kumakagat-kagat yung anghang niya. At yung creamy nung ating buttered, kumbaga yung sarap nun. At saka yung lasa ng hipon. Ang sarap talaga. Yan. At ngayon naman ay atin na siyang ipiplating. Yan. See? Mga kamamsis. Wow! Ayan mo. Tumulo ang sabaw. Habang sinasalin ko po ito, ay kukuhanin ko rin ang pagkakataon upang batiin ko ang aking hipag na si Ate Asia. Yan. At ang kanyang mga anak. Hello, Raj, Julius, and then Katya, and Sandy Charm, yan, at si Badongski, at si Agi, yan, mayroon pa ba akong nalilimutan? At ang mga apo na pagkaku-cute, si Gracie at yung isang very little cute, at ganoon na rin sa kanyang mga manugang, yan, si Ken at saka si Iris, yan. Look at that. Di ba po napakasarap? Ang sarap-sarap. Yan. Ilalagay po natin sa ibabaw ang kanyang mga sauce. Yan. Upang mas lalong magmukhang masarap. Yan. And atin na pong iaayos dito sa ating setup. Look at that. The umami taste is there. Ang aroma and yummy looks. Oh, mga kamamsis, kaparmers, bili na ng ating mga hipon at gawin na ang ating recipe.
Ayan, sana naman po ay nagustuhan nyo ang isinyer kong video na to. Paki-like naman po. At sa mga di pa nagsusubscribe, sana naman ay mag-subscribe na din kayo. Hit like and share and comment down below. Please click the notification bell para naman updated kayo sa mga upcoming videos ko. At ang palagi kong sinasabi ay, be courageous, be happy, and be natural. God bless everyone!